tatakpan ko. Importante yan. Okay, para safe. Tumatalon, buhay pa. Ito, sakto, zero. Ito, hindi. Alam nyo po, pagka sagad yan, yan po yung mga sumasabog, puputok. Kasi, ibig sabihin, ang continuity niya, nagsalubong yung line 1, line 2. Okay, dito na lang ako magano kasi hirap ako doon. Tapos yung dito, dito. Ayan, dyan na lang ako magano ha. Ganyan na po. Yung isang kamay pa, ito to pahawak ng tester niya. Okay? Yan na. Pagka in-on yung switch dito, ito na yon, on yung switch. Ano po nangyayari? The same. Dapat po dito nakaganyan yan, oh. Yan. Pagka-on ng dito tsaka na lang papalo. Ito. Ano natin ha. Ito po on. Yan, ganyan dapat. Yan to. Dapat ayusin natin dito. Ito po yung sikreto diyan. Switch lang po ito yung ina-adjust lang para magawa. Ituturo ko sa inyo kasi yung may mga kilala akong technician, no. Yung iba hindi alam yung ganito. Pagkahilaw ang sinaing, pag nakita nyo kagad na ganito yung klase yung ano nyo sa rice cooker nyo, ito na ang tingnan nyo. Or sira yung fuse nyo, kailangan nyo i-check talaga to. Ito ang dahilan lagi. Basta pag nakita nyo to, ito talaga ang tingnan nyo. Okay, kung paano gawin, ano ko na po. Gawin na natin ha. Ito, nakita nyo to. Yung taas na to. Bago pa oh. Hindi pa nagalaw, may ano pa. Parang gelatin pa yung may cover pa. Kasi ina-adjust lang po yan. Kaya po nga po eto pagka ginanyan ko, ayan, na may tumutunog, nagiging okay yun. Ang gagawin natin, may nakita kayong maliit dito, pinipihit lang po yan sa loob. Or, tanggalin natin to. Sa akin minsan, eto na lang, tinatanggal ko mismo tong sa taas. Kukuha lang ako ng pamihit ha. Ayan o. Pagka binaba na lang yan dito, yung ano, tsaka na lang siya, papalo, mag-on. Okay? Ang gagawin natin, eto na. Kasi napihit na to. Eto ang gagawin. Para malaman nyo ha. Kasi, isishare ko talaga tong ganito. Eto yung problema sa rice cooker lagi. Pagka ganito yung ano nyo, yeah, alam nyo na kung paano gawin. Okay? Tatanggalin natin yung ito. Ito.
tanggalin. Tapon na 'yon. Tapos ibalik natin. Ayan. Kasi sagad na po ang pihit nun eh. Hindi na natin mapipihit to. Kasi may ito, washer dyan. Pag wala na, pwede pa siyang umikot. Okay? Ito, ibabalik natin to. Ulit ang tester. Tingnan nyo po mabuti. Okay, ayan. Pipihitin ko na siya. Okay, dagdag. Pihit lang ng pihit. Ito, gagamitan ko ng kaya naman ng daliri. Ito na lang. Oh, ayun oh. 'Di ba? Hindi siya kanina mano kasi ito, oh. Ito mas lubog na siya. Pagka tinanggal ko kasi ito, lulubog na siya. Nakita niyo, nag-off na oh. Pihitin ko, oh, nag-on. Ang kailangan kasi natin dito, naka-off siya. Ang ganyan oh. Okay, naka-off na. So, hindi lang yan ang ano, ang sakto na ano niya. Pagka-off niya, pipihitin pa natin ang bahagya. Kalahating ikot niyan, ganyan. Ganun na po ang timplada natin. Para magiging sakto yung tawag dyan. Basta ganun po yung reading niya. Yung sakto yung sukat. Okay? Ayan. Tuwing may ganito, yan po ang nagiging problema ng rice cooker lagi. Pag ganito ang nakikita nyo. Marunong na kayo mag adjust. Pinipihit. Kasi kung hindi nyo ayusin yan, abnormal po ang sinaing. Mangyayari dyan, masisira yung fuse. Ganun po ang mangyayari. Okay? Ganun lang po ang tutorial natin. Sana nagustuhan nyo yung bagong share ko ng sa rice cooker. Yung hilaw yung sinaing. Ganito rin yung mangyayari. Meron po akong ano, video rin na hilaw ang sinaing. Kaldero naman po yung ano nun, yung problema. Hindi align. So, ito. Pag ito nakita nyo, ito yon. Okay guys, thank you for watching po. Please subscribe na lang and like sa video natin.